Bago sumapit ang bukang liwayway, muling ipinagpatuloy ni Maximo ang kanyang paglalakbay. Ninais niya noong maghanap muna ng lugar na mapagkukunan ng tubig upang makapagluto siya ng kanyang mga daladalang pagkain. Kampante naman siya noon kahit papaano sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na malayo-layo pa siya sa baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga si Maximo sa isang lawa kung saan mula doon tanaw niya ang dalawang kubong nakatirik. Bagaman nagtataka siya kung bakit may kubo sa lugar, hindi na niya yon gaanong pinansin sa kadahilanang ang tanging nais lamang niya doon ay ang makapagluto ng pagkain. Nang maihanda na ni Maximo ang kanyang mga lulutuin, agad naman siyang gumawa ng siga sa gilid ng lawa. Maya-maya pa, nang akmang kukuha na siya ng tubig, bigla naman siyang natigilan nang makasilay siya ng dalawang tao sa ibayo ng lawa kung saan meron itong pasan-pasan na isang hayop sa kanilang mga balikat. Pagharap ng mga ito sa dalawang kubo, walang sabi-sabi, agad nitong binitawan ang pasan nilang hayop na siyang naging sanhi para hindi na maipagpatuloy ni Maximo ang kanyang binabalak na pagkuha ng tubig sa lawa. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan siyang pagmasdan ng lugar sa pamamagitan ng kanyang ikatlong mata kung saan doon tumambad sa kanya ang nakakubling katakatakot na itsura ng paligid. Ayon kay Maximo, hindi niya gaanong napansin ang bumabalot na sabulag sa buong lugar dahil sa kanyang pagiging kampante na malayo pa siya sa pinagpupugaran ng mga aswang. Matapos niyang masilayan ang kagimbal-gimbal na sikreto ng lawa, doon na niya pinagmasdan ang dalawang taong nasipat niya na nagbagsak ng karne sa tubig. Paglutang ng katawan ng hayop sa ibabaw ng tubig, laking gulat na lamang ni Maximo nang mapagtanto niyang katawan pala ito ng tao. Sa puntong yon, doon din niya narinig ang pag-uusap ng dalawang nilalang ukol sa kanilang gagawin sa biktima nilang napaslang. Nang hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang naririnig, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa mga ito. Alam ni Maximo na hindi pa siya napapansin ng mga aswang sa kadahilan ng magmula noong umalis siya sa teritoryo ng mga kakarma. Patuloy pa rin nakabalot sa kanyang katawan ang sabulag na merong basbas ni Manong Alejandro. Sa pagdating niya sa lugar na kinaroroonan ng mga ito, bahagya naman siyang natigilan nang maramdaman niya ang presensya ng kanilang kasanggang tikbalang na animoy sumusunod sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan si Maximong tawagin ang kanilang kasangga upang kumpirmahin ang kanyang mga nararamdaman. Si Maximo kasi ang taong hindi mapakali, lalo pat kung walang batayan ang mga bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Kaibigan, nariyan ka ba? Kung sumama ka sa akin, ayos lang. Magpakita ka, wala yung problema. Wika ni Maximo sa kanyang isipan. Matapos nitong makapagwika, bigla namang lumitaw sa kanyang tabi ang isang tikbalang na nasa kaanyuan ng isang tao. Paglalarawan dito ni Maximo, maihahalin tulad mo ito sa isang lalaking may matikas na pangangatawan na merong napakahabang buhok na halos sumayad na sa lupa. Natatangi ang tinataglay na buhok ng tikbalang sa kadahilan ng kulay abo ito at dahil doon, lumilitaw ang kanyang nag-iisang gininto ang buhok. Dagdag pa ni Maximo na kahit nagbabalat kayo ito ay hindi pa rin magagawang maikubli ng tikbalang ang kanyang kabuoang anyo. Masyado kasing nahihirapan ang nilalang ngayon na ikubli ang kanyang matatalas na kuko na siyang nagiging sanhi para ituring pa rin siyang kakaiba ni Maximo. Matapos nitong lumitaw sa kanyang harapan, kahit papaano'y naging masaya naman si Maximo dahil merong isang nilalang ang handang dumamay sa kanyang paglalakbay.
Nang makumpirma na niyang sumunod ang tikbalang para tulungan siya, agad naman nilang pinuntahan ang kinaroroonan ng dalawang aswang. Sa pagdating nila sa lugar, nadatna nila ang mga nilalang nakasalukuyang tinataddad ang katawan ng kanilang mga biktima. Halos hindi na din maaninag ni Maximo ang kabuang wangis ng mga ito sa kadahilan ng balot na balot ang mga nilalang na yon ng napakaraming dugo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagulantang ang dalawang aswang nang masipat nila si Maximo na naroon sa kanilang harapan. Sa sobrang pagkagulat ng mga ito, hindi nila namalayan na gumulong na pala sa lupa ang mga karneng kasalukuyan nilang tinataddad. Dahil sa sobrang kalituhan, parang natigal po ang mga nilalang sa kanilang kinaroroonan. Kung hindi pa noon nagsalita si Maximo, hindi pa yon makakagalaw sa kanilang mga kinauupuan. Kaumaumaga, ganyan ang pinagkakaabalahan ninyo? Wala ba kayong mga pamilya? Hindi nyo ba naisip na ang taong yan, maaaring marami ang naulila? Kung papatay kayo, sana naman siguraduhin yung masamang tao. Wika ni Maximo. Nang marinig ito ng dalawang aswang, bigla naman yung umangil sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay ni Maximong papatayo ang isa sa mga ito, agad naman niyang pinakawala ng sibat ni Ahum na nasa himpapawid na siyang naging sanhi para bumulagta ito. Dahil sa pangyayari, bigla namang natigilan ng isa pang aswang na gumalaw mula sa kanyang kinaroroonan. Ang tanging nagawa na lamang nito, pagmasdan ng kanyang kalunos-lunos na kasama habang nananatiling walang imik. Sige, subukan mo pang tumayo. Susunod ka sa kasama mo. Huwag mo akong subukan. Kung halang ang kaluluwa nyo, mas halang ang sakin. Wika ni Maximo habang hawak-hawak ang sibat ni Longhino. Nang masipat yon ang aswang, tuluyan na nga nitong nabitawan ang kanyang dalang kampit. Maigi yung sumunod sa anumang nais ni Maximo sa paniniwalang yon ang makakapagligtas ng kanyang buhay. Patawarin niyo ho kami, Manong. Wala rin kaming pagpipilian kundi pumatay ng tao. Buhay at kaluluwa ho namin ang nakataya rito. Kung hindi kami papaslang at kakain ng laman, madali kaming mamamatay. Paliwanag ng aswang habang pinagmamasdan ang bangkay ng kanyang kasamang dilat ang mata at wala ng buhay. Nang marinig naman ni Maximo ang sinabi nito, ni kakarampot na awa wala siyang naramdaman para sa mga nilalang. Tinuturing niya kasi ang mga ito bilang mga may karamdaman na wala ng lunas kundi ang kamatayan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, panay naman ang kanyang ginagawang pagtatanong sa aswang kung bakit nila naisipang gumawa ng pugad malayo sa baryo na hindi naiiwasang kumain pa rin ng laman ng tao. Kung iisipin kasi, milya-milya ang layo ng mga aswang na yon sa sibilisasyon, kung kaya't labi siyang nagtataka kung bakit hindi na lamang ibuhos ng mga ito ang kanilang lakas sa paghahanap ng mga gumagalang hayop sa lugar. Mas mainam ayon kay Maximo na karne ng hayop ang kanilang lantakan nang sa gayoy hindi na mas lalo pang madagdagan ang kanilang kasalanan. Pero siyempre, alam din naman niya na ang ugali ng mga aswang ay hindi nakukontento sa karne ng hayop. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagkaroon ng panandali ang katahimikan sa magkabilang panig. Habang nananatiling hindi nagsasalita si Maximo, mariin niyang pinakikiramdaman ang maaaring gawin ng aswang upang masigurong hindi yon makakatakas sa kanyang mga kamay. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang yumuko ang nilalang na yon habang taimtim na nag-uusal. Alam ni Maximo na nagpa siya na itong kalabanin siya na siya namang labis niyang ikinatuwa. Sa muling pagsilay sa kanya ng nilalang, bumungad sa kanya ang namumula nitong mga mata
at dahan-dahang umuusli na mga pangil. Pagbalot ng maiitim na balahibo sa buong katawan nito, mabilisan namang sumugod ang nilalang papalapit sa kinaroroona ni Maximo. Subalit bago pa man yun makalapit, bigla itong tumilapon pabalik nang mabilisan yung tadyaka ng tikbalang. Dahil sa pangyayaring yun, ilang minuto pa ang dumaan bago tuluyang makatayo ang aswang. Labis nitong ininda ang pinsala sa kanyang katawan, dulot ng tadyak ng tikbalang. Sa pagtayo nito sa kanyang kinaroroonan, panay pa ang paghawak nito sa kanyang dibdib, indikasyon na hindi pa humuhupa ang sakit na kanyang nadama. Nang makatayo na yon ng tuwid, sumuka ito ng dugo at kasabay nito ang kanyang muling pagluhod sa lupa. Bago pa man muling masilayan ng aswang ang kinaroroonan ni Maximo, tumarak na sa kanyang noo ang sibat ni Longhino. Sa pagbagsak nito sa lupa, agad-agad din naman yung binawian ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, marahan namang nilapitan ni Maximo ang naagnas nitong katawan para alayan ng konting panalangin. Kampante siya noong wala ng aswang sa lugar, gawa ng ramdam niyang dadalawa lamang ito na naninirahan sa kubo. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya siyang bumalik na sa lugar na kanyang pinaglulutuan. Labis na kasi ang kanyang pagkagutom, gawa ng noong nagdaang hapon pa magmula noong kumain siya. Dahil sa wala ng pagpipilian noon si Maximo, ninais niyang kumuha na lamang ng tubig sa lawa. Bago niya yun ihalo sa kanyang pagkain, binasbasan niya yon ng dasal upang maging malinis ito sa kabila ng pagiging madumi ng paligid. Maximo, ano na ang gagawin mo? Wala kang ideya ngayon kung nananatili sa pugad na pinuntahan niyo ang pangkat ni Protasio. Maaring gumalaw na ito patungo sa ibang lugar upang mapaghandaan ang pagsalakay sa teritoryo ng mga kakarma. Wika ng tikbalang paglitaw nito sa tabi niya. Nang marinig ito ni Maximo, agad naman siyang napatingin sa kinaroroonan nito habang sumasagot ng, "Hindi pa yun naalis, kaibigan. Naniniwala akong kailangan niya pa ng mahabang panahon para mapaghandaan ang gagawin niyang pagsalakay. Isa pa, sigurado akong hindi pa sila nakikita ng pangkat ng mga Banakon kung kaya't walang dahilan para sila ay magpadalos-dalos sa kanilang mga desisyon. Alalahanin mo, si Maestro Alejandro ang kanyang kalaban. Kapag gumawa siya ng hakbang na hindi pinag-iisipan ng mabuti, maaaring maging katapusan niyo ng buhay niya at ng kanyang mga alagad." Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang tinapos ni Maximo ang kanyang pagluluto ng pagkain. Hindi na niya yon nilantakan sa lugar na yon sa kadahilan ng kapilamang ang habol niya doon. Sa pagsapit ng alas 7 ng umaga, kasalukuyang naglalakbay si Maximo sa napakalapad na patag na lugar. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pag-iisip sa kasalukuyang sitwasyon nila Rakim at ng kanyang maestro. Kahit ayaw niyang lumisan sa lugar ng mga ito, aminadong wala siyang magagawa dahil sa kanyang pagnanais na mabigyan ng hustisya ang kanyang mga kaibigang pinaslang ng mga ruha. Nais na din niya noong putuli ng pinag-uugatan ng mga kaguluhan para naman magkaroon na sila ng payapang pamumuhay ni Maestro Alejandro. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na ni Maximo ang paana ng isang bundok. Pansamantalang nagpahinga siya sa lugar na yon para mabawi ang kanyang pagod at para na rin mabigyan ng oras ang kanyang pagkain. Habang nagpapahinga siya sa lugar, muling lumitaw ang tikbalang upang maglahad ng mga detalye ukol sa paligid. Ayon sa nila lang, may mga nararamdaman siyang presensya ng mga mangkukulam sa lugar na animoy nagmamasid. Mas mainam nang lisanin nila ang lugar na yon
para naman kahit papaano'y maiwasan nilang maharap sa karagdagang gulo. Nang marinig ito ni Maximo, ngumiti lang naman siya sa sinabi ng tikbalang habang sumasagot ng, "Bakit tayo iiwas, kaibigan? Gayong, gulo nga ang ating hinahanap. Hayaan mo sila. Kung mas malakas sila, edi magpakita sila. Matagal na din naman akong hindi nagkakaroon ng katunggaling mangkukulam. Puro na lang aswang." Matapos nitong makapagsalita, tumawa lang naman ang tikbalang habang dahan-dahang naglalaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, minabuti ni Maximong mahiga upang sulitin ang kapayapaan at kagandahan ng lugar. Habang siya ay nakaidlip, bigla naman siya noong napabalikwas sa kanyang hinihigaan nang makaramdam siya ng mga nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Subalit pagsilay niya sa paligid, laking gulat na lamang niya nang tanging simoy ng hangin lamang sa mga talahib ang kanyang nakita. Alam ni Maximo na hindi siya pinaglalaroan ang kanyang pakiramdam, kung kaya't alam niya sa kanyang sarili na maaaring nagkukubli lamang sa lugar ang mga nilalang. Dahil sa ayaw niya noong siya ay pinagtataguan, kung kaya't buong lakas naman siyang sumigaw sa paligid upang tawagin ang mga nagmamasid. Ininsulto niya ito ng ininsulto hanggang sa dumating ang puntong doon na nagsilabasan ang iilang mga panauhin na nakasuot ng kasuotan ng isang magsasaka. Pagsilay doon ni Maximo, agad naman niyang napagtantong mga mangkukulam ang mga ito, kung kaya't hindi na siya nagtanong pa sa pakay ng mga nilalang sa kanya. Ayon kay Maximo, na sa pagkakatanda niya, nasa 11 mangkukulam ang kanyang nakaharap noong mga oras na yon. Lahat ng mga ito ay armado ng kanilang mga karunungan na kayang pumatay ng mga nilalang na may mahihinang bakod at puder sa kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat ni Maximo ang isang matandang mangkukulam na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang harapan. Nakangiti ang matandang yon sa kabila ng malademonyo nitong pagmumuka na patuloy na nasisipat ni Maximo. "Saan ka ba pupunta, iho? Naliligaw ka ba? Sumama ka sa amin. Pabalik na kami sa baryo." Mahinahong wika ng matanda. Dahil sa sinabi nito, napilitan si Maximo na sundan ang pakikipaglaro sa kanya ng mga nilalang. Mas mainam ngang sumama siya sa mga ito, nang sa gayoy madali niyang malipol ang mga nilalang na namumugad sa lugar. "Salamat sa alok. Sige ho, sasama ako sa inyo. Kanina pa ho kasi ako paikot-ikot dito eh." Sagot naman dito ni Maximo. Nang marinig ito ng matanda, kitang-kita niya ang bahagya nitong pagngisi habang lumalapit sa kanya. Pagsilay ni Maximong aakbayan siya nito, mabilisan naman niyang ikinubli ang kanyang presensya para kahit magdikit ang kanilang mga balat, hindi mararamdaman ng nilalang na merong kakaiba sa kanya. Habang ginagabayan siya nito sa paglalakad, mariin naman ang ginawang pakikiramdam ni Maximo sa mga gagawin ng kasama nito. Nang mapagtanto niyang wala yung kaide-ideya kung sino siya, doon pa lamang siya nakaramdam ng pagiging kampante sa sitwasyong kanyang kinakaharap. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon napagtanto ni Maximo na sa likurang bahagi ng bundok ang pugad ng mga mangkukulam. Sa pagdaan nila sa paanan nito, bumungad sa kanya ang iilang mga buto ng hayop sa bawat lugar na kanilang dinaraanan. Animo'y hindi yun nasisipat ng mga mambabarang sa kabila ng pagkakaroon nito ng hindi masikmurang amoy. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kabilang dako ng lugar kung saan bumungad sa kanya ang pugad ng mga mambabarang na tanaw mula sa paana ng bundok na kanilang kinaroroonan. Paglalarawan ni Maximo sa pugad ng mga ito,
kulay pula ang lupa sa lugar na yon at meron itong daang animoy disyerto dahil sa kawalan ng puno. Sa medyo kalagitnaang parte ng lugar, naroon ang mga kubong pinamamahayan ng mga mambabarang kung saan tanaw mula sa paana ng maliit na komunidad. Maihahalin tulad ngayon sa isang nayon kung iisipin na purong mga nilalang na nasa panig ng kaliwa ang mga nakatira. Matapos niyang masilayan ang lugar, agad naman silang nag-umpisang maglakad patungo sa sentro nito. Habang binabaybay nila ang daan, panay naman ang pakikipag-usap sa kanya ng matanda kung ano ang pag-uugaling kinagisna ng kanyang mga kababaryo. Huwag kang mag-alala, iho. Ligtas ka rito. Marami na kaming natulungang mga dayuhan na naligaw. Kahit isang linggo ka pang magpahinga, wala yung problema. Ituring mo itong tahanan mo magmula ngayon. Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Maximo, agad naman niyang nakuha ang mensaheng nais iparating ng matanda. Maaring kaya sinabi nito ang bagay na yon dahil inaakala nitong hindi na siya makakatakas sa lugar. Bagaman nagdadalawang isip siyang sagutin ang sinabi nito, ninais pa rin niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaro sa mga mangkukulam. Akala ni Maximo, mga mahihinang uri ang mga nilalang na yon. Subalit nagkamali siya. Sa pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng napakaraming tao na animoy nakakita ng dayuhang bumisita sa kanilang lugar. Dahil sa pinaggagawa ng mga ito, hindi maiwasang mahiya ni Maximo. Nang marating na nila ang kubong kanyang titirhan pansamantala, doon lang siya tuluyang nilubayan ng mga taong nakatira sa nayon. Sa pagpasok niyang mag-isa sa kubo, agad naman niyang isinilansan sa higaan ang mga dala niyang gamit. Binalutan niya ng sabulag ang iilan sa mga dala niyang pangontra sa mangkukulam para naman kahit papaano'y hindi ito makita ng mga taong nagpupumilit na pumasok sa lugar na kanyang pinagpapahingahan. Habang nakaupo si Maximo sa gilid ng kubo, napansin niya noong wala sa mga taganayon ang nagnais na muli siyang makita. Animoy ang ginawa ng mga itong pagsalubong sa kanya ay isang palabas lamang na karaniwang ginagawa sa mga dayo nilang biktima. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring yon, pinili pa rin ni Maximo na makapagpahinga para makabawi ng lakas na nawala sa kanya. Kinahapunan, bigla naman siyang nagising nang makarinig siya ng isang pagkatok na nanggagaling sa entradang pinto. Manong Maximo, gising na ho ba kayo? Pinapatawag kayo sa sentro para magmeryenda. Wika ng panauhin na gumambala sa kanyang pagpapahinga. Sige, Ginoo. Mamaya pupunta na ako. Pasensya na ha. Masyadong malayong nilakbay ko eh. Nakakapagod. Sagot naman niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais na nga niyang lumabas sa kubo. Ang tanging daladala niya lamang noong mga oras na yon ay ang libreta ni Manong Alejandro na ipinamana sa kanya. Kampante naman siyang hindi ito matutunugan ng mga mangkukulam sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na nagtataglay ito ng napakalalim na sabulag. Sa pagdating niya sa sentro ng nayon, bumulaga sa kanya ang isang maliit na liwasan kung saan doon niya nakita ang konting handaan na pinagsasaluhan ng karamihang nakatira doon. Pagsilay sa kanya ng matandang naghikayat sa kanyang tumungo sa lugar, agad naman siya nitong nilapitan habang nagwiwika ng, "Mabuti naman, iho, at pumunta ka. Ikaw na lang ang hinihintay dito bago mag-umpisa ang mga palabas namin na palaging inaalay sa mga dayo." "Pasensya na ho kayo, Manong, ha. Napagod ho talaga ako eh." Sagot naman dito ni Maximo. Matapos nilang mag-usap,
Agad naman silang umupo sa pinakasentro ng liwasan kung saan doon magaganap ang palabas. Ayon sa matanda, isang uri ng pagsasadula ng tungkol sa kanilang kasaysayan ang masisilayan doon ni Maximo. Nakakamangha ang palabas na yon, gawa ng binubuo ito ng mga manikang pinapagalaw ng dalawang tao na bihasa sa paggamit ng sinulid. Dagdag pa ng matanda, nasisiguro niyang masisiyahan doon si Maximo, gawa ng sigurado siyang yon ang unang beses na makakasilay siya ng ganoong uri ng sining. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang nakaramdam ng pagka-interes sa palabas na binabanggit sa kanya ng matanda. Sa isip-isip niya, maaaring sa palabas na yon, doon niya malalaman ang totoong abilidad ng mga mangkukulam na hindi niya pa nalalaman. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na nga magaganap ang pakikipaglaban ni Maximo sa mga mangkukulam na bihasa sa paggamit ng sinulid. Okay, alam na sa episode 25. Mukhang mapapalaban na naman yung bida natin. Alam ko na-excite na rin kayo, maski ako excited na ako. Pero mamaya yun, mga 5 ng hapon. Kaya pahintay na lang ako ha. Salamat.